ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tuwing naririnig daw kasi nila ito, tiyempong may namamatay. May misteryosong tunog ng barko na signos kung ituring na maresidente ng isang barangay sa Cebu City. Tuwing naririnig daw kasi nila ito, tiyempong may namamatay. Ayo, bango na mus, mamukaw pa ko tuloy. Tuwing alas tres ng madaling araw, nagbabahay-bahay si Alma para gisingin ang kanyang mga kasityo dito sa barangay Kalunasan sa Cebu City para mag-aurora. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, sigam po mo kami yung kinasalak. Mag-antos jumig siyam kakadlaw, ikatulo na rin na mo kaadlaw. Bit-bit ang kandila at ang imahin ni Immaculate Conception. Karunog sa oras sa mikamatayan. Nagdadasal sila sa pag-asang sa pamagitan nito. Santa Maria. Matigil na ang tila sumparaw na dumapo sa kanilang bayan. Murag buhay mabaw. Sigam po kami. Sunod adlaw. Atake akong bana ang daspan. Santa Maria. Marami na ang tao numatay. Sunod-sunod daw kasing may mga nagkakasakit at namamatay sa kanilang barangay. Matapos silang makarinig ng parang busina ng barko. Masa, boom! Kuso ganyan, boom! Hingon man ang uban nga, ang tingog ko no, sa pier, pero posible ma'am sa pier, kay layo kay pier na mo. Katulog siya mo tingog, bukuha mo siya tao, moto, iniguman niya tingog, dari mamatay. Ang pamilya ni Tatay Jose narinig ang misteryosong busina ng barko nito lang September 11. Parang may dadaong ganun. Tapos wala namang barko. Kinabukasan, bigla na lang daw sumama ang pakiramdam ng kanyang anak na si Paul. Murag buhay baba, wala jumikibaw ma'am. Nganong nasakit, wagin siya ka-survive sa ospital. Marami na ang tao numatay. Na anak ko sa kumpares, may nakadungo ka to. E din siya, pagkasunod adlaw na atake akong bana, tas patatay. At ang di umano, misteryosong busina ng barko. Dito na din ang sapa, nadungog na din ako dayon ang tingog sa barko nga kusog kaayo. Si Malu, minsan na rin daw nakita rito ang misteryosong barko. Taong 1987. Maraming sindag na napakaganda, parang discolite. Ang laki-laki at tas-tas po niya. Na ay sugilanon sa mga katigwangan. Na si Maria Kakao. Monay, musakayan ang barko. Tingog na ginang barko. Sa sunod mga adlaw na ay mga mapatay. Simula raw nung sementuhan ang bahaging ito ng Sapa taong 2014 at matambakan ng basura, dito na raw mas napadalas marinig ang misteryosong busina. Katunayan, nito lang nakaraang linggo. Muli na naman daw umalingaw-ngaw ang tatlong malalakas na parang busina ng barko. Kaya si Jocelyn nangamba ang anak kasi niyang si Michael naka-confine noon sa ospital. Lakaw pa siya, may istorya pa siya. At matapos na marinig ang misteryosong tunog. Anang alasay, nakadungog sila nga, nagserba to ang barko. Na matay ako nga, nakalasay, 30. Kanang sakit, gini mo daw aton ba nga, may nana, kalit lang siyang nawa. At sa kalagitnaan nga ng intro ng aking...